Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang Diyos na manlalalang sapagkat dakila siya sa ating buhay, sa kanyang walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpapala pa rin tayo at inililigtas sa napakaraming mga pagsubok sa buhay, mga tukso at mga kahirapan. Kaya nga't luwalhatiin pa rin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan bawat sa bawat isa sa atin. Isang kagalakan sapagkat ikaw ngayon ay naririto upang pag-aralan muli ang kanyang salita dito sa programang Oras ng Pag-aaral upang magkaroon tayo ng ginintuang salita ng Diyos sa ating buhay at mapapatibay, mapapatatag ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema pa rin ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Sa temang ito, kaibigan, ipinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at malinaw na makikita natin kung paano mapapaunlad at mas mapalalim pa ang ating pagtitiwala at pananatiling tapat sa Panginoong Yesus hanggang sa siya ay dumating. Ito po rin ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. At alam ko marami sa inyo ang nag-aaral ng kanilang leksyon gabi-gabi sa iyong mga tahanan. At pa rin, kaibigan, nais kong ipaabot sa inyo ang librong ito na kung sino man sa inyo ang may gusto at nagnanais na magkaroon, kayo po lamang ay kumontak dito sa amin sa NPUC, ganun din sa malapit sa iyong lugar na Seventh-day Adventist Church. At nais kong ipaabot lahat sa mga ating mga viewers na ating mga minamahal na tugo-subaybay sa programang ito. Maraming salamat po sa mga reflections at comments ninyo dito sa comment section. Kaya nga tayo ay purihin natin ng Diyos sapagkat napakabuti niya sa ating lahat. Bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline na pwede niyong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon sa iyong care group or class discussion. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, kasama ko pa rin dito ang ating mga budihing pastor. Unang-una dito na gusto nating batiin ay si Pastor Laudy Mergatos, ang ating direktor ng stewardship dito sa Central Luzon Conference. Kumusta, Pastor Laudy? Mabuti naman, Pastor Ray. Purihin ang ating mahal na Diyos na muli tayong nakita-kita at para dalhin ng napakahalagang leksyon na ating tatalakayin sa oras ng pag-aaral. Muli po, binabati ko po ang lahat ng mga sumusubaybay dito po sa palatuntunan ng oras ng pag-aaral. Diyan po sa Iglesia ng North Caloocan Home, Seventh-day Adventist Church. Kamakailan lamang ay nagdiwang sila ng kanilang ikalimang taon ng anibersaryo. At totoong napakasaya. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, kayo pong mga kapatid na nasa North Caloocan Homes. Maraming salamat, Pastor Laudy. Ngayon ay batiin natin si Pastor Jerry Stabilio, siya ang ating Stewardship Director dito sa North Philippine Union Conference. Pastor Jerry, kumusta? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Laudy. Tayo ay masiglad lang tatlo na muli nating pangungunahan ang pagtatapos ng ating lesson ngayong pag-aaral natin. Ito na ang ikalabing dalawang lesson natin. At pasalamatan natin ang ating mga taga-subaybay na sila'y palaging nananalangin para sa atin. At sa pagtatapos po ng ating lesson quarterly, sa puntong ito ay pag-aaralan natin ang magandang panghuling paksa. Nais kong batiin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid sa Kaisiwan, Nueva Ecija, sa aming church, Pastor. Ang elder doon ay si Elder Edgar at ganun din ang kanyang misis na isang leader din, si Sister Christy. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din ang mga kapatid sa Talavera Church na ating pinuntahan. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay dito sa oras ng pag-aaral. Sana po'y huwag kayong magsasawa na sana dito lahat ay masumpungan ninyo ang paglago sa ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Jerry. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal, kayo po ang binubukalan ng aming buhay. Yes, Lord. Nawa po ang Panginoong Diyos ang patuloy na mangangasiwa sa amin. Amen.
sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Panginoong Diyos, nawa po ay ipagkaloob niyo sa amin at magkaroon kami ng karunungan ng langit. Yes, Lord. At magkaroon kami ng matibay na pananampalataya sa inyo. Alam namin na malapit nang darating ang aming Panginoong Jesus, pagtibayin at patatagin ang aming pananampalataya at relasyon sa Kanya. Nawa po ay ang aming pag-aaral ay maging kabuluhan at may isa kabuhayan ang aming mga mapapag-aralan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hingin namin sa pala ni Jesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating panglabing dalawang paksana at ay ito'y mga gantimpala ng katapatan. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Mateo 25, versikulo 1. Ito pang sinasabi. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Umasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Pastor Laudy, maaari mo bang isalaysay sa amin ang pinakabuo ng ating leksyon? Take it away. Eh, salamat, Pastor Ray. Muli po nating tutunghayan ang isang napakahalagahong tema ng atin pong pinag-aaralan na may kinalaman po sa pangangasiwa. And ang ating pong tema ngayon ay may pamagat na rewards of faithfulness, mga gantimpala ng katapatan. Marahil mga kapatid at mga kaibigan, ito na yung pinakahihintay na sandali ng lahat ng mga nagsipagal, naglingkod, at nag-effort sa lahat ng mga pinag-uutos ng ating Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang mga gantimpala na inaasama-sampo natin mula sa ating mahal na Diyos. Ang Diyos ang nangako sa kanyang mga anak ng makalupa at pangwalang hanggang gantimpala. At yan po ay sangayon sa kanilang mga ginawa. Yan po ay nakatala sa aklat ng Tito 2, ang talatay 13 at 14. Ang ganitong kaloob ng Diyos ay nagbibigay sa atin na mas lalo pa tayong mahikayat na maging tapat sa Kanya. Kaya mapapansin po natin na ang taong lugmok sa kasalanan ay hindi maaaring makapagbigay ng katapatan sa Diyos. At hindi rin maaaring makapagpapakita ng mabubuting gawa. Subalit, ang Diyos ay binabangon tayo tungo sa panibagong buhay kay Kristo na nagdadala sa atin ng pagkaligtas sa magitan ng biyaya sa mga yaong ipinapasakop ang buhay sa Kanya. Kung kaya nga't ang Diyos ay gumagawa sa ating mga kalooban upang madama natin ang kaligayahan ng kaligtasan, gayon din sa kaligtasan ng marami. Yaong mga inaring ganap sa pananampalataya kay Kristo ay tatanggap ng buhay na walang hanggang, hiwalay sa gawa ng tao. Gayon pa man, ang biyayang ito ay ginagawa tayong mga bagong nilalang kay Kristo, itinalaga para sa mabuting gawa. Sa ganitong punto, lahat ng mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya na ang Diyos mismo ang nagkaloob at ang gawa ng kaligtasan ay galing din mismo sa Diyos. Kaya't sa aspeto ng pagiging mabuting katiwala, ay pinapakita ang material at spiritual na pagpapala na ito ay galing lahat sa Diyos at ito ay malaya niyang ipinagkakaloob. Kasama na rin dito ang pagsunod tungo sa kaligtasan. Ang lahat ng tapat sa pagkakaloob ng kanilang mga panahon, kaloob at material na pag-aari ay utang ito sa biyaya ng Diyos dahil sila ay malayang nagpapagamit bilang instrumento na inudyukan ng pag-ibig ng Diyos. Higit sa lahat, ang merito na kailangan upang tayo ay tubusin ay hindi rin mula sa atin kundi galing itong lahat sa gawa ng Diyos na siya namang naming gumagawa sa ating buhay upang tayo ay maging masunurin sa Kanya. 1 Corinto 12, ang talatay 6. Ang unang punto ng ating pagbubuod ng ating leksyon ay nais kong makita natin lahat. Tayo ay ginagantimpalaan base sa kung anong nagawa ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay gumamit ng maraming salita na may distinct o naiibang kahulugan para sa ating kaligtasan.
Isa rito yung salitang reward o sa wikang Hebreo ay shakar, nang ibig sabihin ay kabayaran sa isang kontrata, kagaya ng sahod, pamasahe, pagpapanauli ng isang gamit o kaya naman isang kabayaran. Sa ibang konsepto, ginamit naman ang salitang ekeb, nang ibig sabihin ay kahihinatnan o kabayaran sa resulta ng pagiging masunurin sa mga utos ng Diyos. Sa bagong tipan, ang Panginoon ay kinilala bilang tagapagbigay gantimpala o sa Grego ay mistapododes, tagapagbigay kasiyahan, at kinikilala rin bilang tagapagbayad din kung mayroon ng kabayaran o kung mayroon mang kabayaran ayon sa Hebreo 11:6. Sa ngayon sa ganitong konsepto, ang Panginoon ang tutubos ng ating mga gantimpala. Ang gantimpalang ito ay ayon sa ating mga nagawa sa buhay na ito o sa wikang Grego ay ergon. Ang gawa sa aspeto ito ay maaring ang ibig sabihin na isang negosyo o trabaho, isang gawa o pagsisikap ng isang tao, o kabaligtaran nito ang salitang charisma sa Grego, ang ibig sabihin ay buhay na walang hanggan, na kontra sa kabayaran ng kasalanan. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay isang gantimpala o kabayaran na siyang karisma na mula sa Diyos. Ito ay hindi galing sa personal nating mga gawa o yung salitang ergon, kundi ito ay galing sa biyaya ng ating mahal na Diyos. Ikalawang punto na dala ng ating leksyon ay ang gantimpala ay binibigay dahil sa tayo ay mga anak ng Diyos. Ang katapatan ng mga banal ay dahil sa katotohanang sila ay mga anak ng Diyos. Ipinanganak muli sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay. Si Adan at Eva ay mga anak din ng Diyos na kung saan sila ay pinagkatiwalaan na pamahalaan ang mga kaloob ng Diyos doon po sa loob ng halamanan ng Eden. Kaya't bilang mga lalaki ng Diyos o bilang mga anak ng Diyos, sila, si Adan at Eva, ay nilalang upang maging tapat na katiwala na malayo sa paghatol dulot po ng kasalanan. Subalit, ang kasalanan ay ginawa tayong mga anak ng pagkagalit. Ang Diyos sa kanyang kahabagan ay tinuturing tayong kanyang mga anak. Sa magitan ng biyaya ni Jesus, na ito ang dahilan kaya tayo ay tinawag na mga anak na babae at lalaki muli ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang salitang diateke o testament sa Grego ay binibigyang diin ang unilateral na relasyon ng isang kasunduan ayon sa Hebreo 9:15 na kung yung mga nagiging anak ng Diyos ay makakatanggap nito sa magitan ng pananampalataya, kaya naman ang kaligtasan ay isang pamana sa ating Diyos o ng ating Diyos Ama. Tinanggap nila itong pamana hindi dahil sila ay ibang tao o dahil sa kanilang mabubuting gawa, kundi dahil ito sa pananampalataya. Mga kapatid, sa madaling salita, ang tapat na katiwala sa mga kaloob, panahon, ikapo at handog, ang ating buong lakas na nagbubunga dahil sa ating relasyon na naranasan mula sa Diyos, ang ganitong tipa ng kasunduan sa pagitan ng Ama at ng kanyang mga anak ay nagsisimula sa pagkapanganak na muguli at nagtutuloy sa palagiang komunikasyon sa Diyos. Sa ikatlong puntos ay ganito, maging ang gantimpala at putong o crown ay kaloob o biyaya mula sa Diyos lamang. Ang gantimpala ng mga tinubos ay pinakikilala sa Biblia bilang prize o brabeon sa Grego na siyang binibigay sa mga nananalo sa sinaunang pampublikong palaruan. At ang crown o putong ay napapanalunan din ng isang kompetisyon. Ang pagkuha ng ganitong mga gantimpala ay nangyayari kung mayroong pagpupursige at sakripisyo sa bahagi ng isang Kristiyano. Kung kaya nga't ang katiyakan ng tagumpay ay hindi nangangahulugan na walang kahirapan sa mga pagdadaanan, kagaya ni Jesus na siyang anak ng Diyos. Mas piniling sundin ang kalooban ng Ama sa kabila ng paghihirap. Kaya naman tayong mga anak niya ay kinakailangan tiisin at pagdaanan ang paghihirap sa buhay na ito, na huwag alisin ang gantimpala sa ating mga mata,
at ang diha ng mga bagay na hindi mabuti sa atin, kagaya ng mga atleta na may disiplina upang may plano nila ang laban. Kaya naman ang merito na ating gantimpala ay nanggagaling lamang sa Diyos na siyang tapat na gumagawa sa atin at sa mga mabubuting kaloob. At ang pinakahuli sa mga puntos sa kabuod ng ating leksyon, ang kabuuan ng pagiging katiwala ay mayroong ding gantimpala mula sa Diyos. Ang pagiging katiwala ay isang praktikal at spiritual na pagtatapat, kagaya ng ating Panginoon, Jesucristo. Ang resulta ng kanyang pagtatapat sa Diyos at mabuting gawa ay nagbigay kaluguran at kasiyahan sa kanya. Sa gayon ding paraan, ang mga tapat sa Diyos ay makakasumpong ng kaluguran, hindi sa mga bagay na kanilang pinagpagalan, kundi sa mga bagay na ginawa ni Jesus sa kanilang buhay. Kung kaya nga, sa gayong aspeto, masigit nilang paglilingkuran ng Diyos na kung saan ang kanilang mga mata ay nakatuon sa gantimpalang kaloob ng Diyos. Ang gantimpala ay tumutulong sa atin na maintindihan na ang mga bagay sa lupa ay walang halaga. Kumpara sa iniahandang gantimpala sa atin ng Diyos na kanyang tinubos. Kaya nga mga kapatid, ang buhay at maikli lamang, ang buhay ay maikli lamang sa buhay na ito. Ang kasiyahan, yung mumunti lamang, at igits na mas marami ang walang kabuluhan at alalahanin sa lupa. Ngunit ang pangako sa mga tapat ay dalahin hanggang sa walang katapusang kadakilaan, kaligayahan, kapayapaan, at pagbabago. Ang Diyos ay tumatawag sa atin na maging tapat kahit hindi man ito ganun ka-perpekto upang tayo'y kanyang upa, upang tayong mga kanyang mga anak ay makatanggap ng walang hanggang gantimpala. At dito sa sinasabi ni Mrs. White sa Councils on Stewardship, na sa page 111 at 112, ang wika niya, God keeps us faithful account with every human being in our world. And when the day of reckoning comes, the faithful steward takes no credit to himself. He does not say, my pound, but thy pound had gained other pounds. He knows that without the entrusted gift, no inquest could have been made. He feels in faithfully discharging his stewardship, he has but done his duty. The capital was the Lord's, and by his power, he was unable to trade upon it successfully. His name only should be glorified. Without the entrusted capital, he knows that he would have been bankrupt for eternity. Mga kapatid, nawa'y nakita po natin ang mga mahalagang puntos ng pagbubuod ng ating leksyon na mga gantimpala na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos. Maraming salamat, kaibigan Pastor Laudy, ang pagpapaliwanag, pagbibigay ng kabuuan ng ating leksyon na isang karangalan ng isang tapat na mananampalataya. Pagdating ng panahon, ang Panginoong Jesus ay darating upang ibigay ang gantimpala. Hindi dahilan doon sa gawain natin, kaya kailangang tumanggap tayo ng gantimpala na parang sahod na makakatanggap ka ng nagtrabaho ka dahil makakatanggap ka ng sahod. Pero itong gantimpala na katapatan natin ay ililigtas tayo ng Panginoong Diyos na bilang gantimpala, hindi dahilan sa ating mga ginawa, kundi ito isang regalo ng Panginoong Diyos dahil naging tapat tayo sa Kanya. Amen. Sa mabuting kaibigan, ang Panginoong Jesus na ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan bilang isang karisma, sinabi mo, bilang isang gift na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na hindi natin pinagpaguran, kundi naging tapat talang tayo sa Kanya sapagkat ang katapatan ay galing sa Kanya. Kaibigan, patuloy tayong nag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, at alam ko si Pastor Jerry ay nakahanda na dyan ng mga ilang mga punto ng detalye ng ating leksyon. Pastor Jerry. Salamat, Pastor Ray. Namamahala para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Patapos na ho. Ito na ho ang huling topic natin. Ang topic po natin ay gantimpala o manggantimpala ng katapatan.
Mga minamahal na mga kapatid, isang malinaw na tatak ng pagiging katiwala ng Diyos ay ang pagiging tapat. Yan po ay sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 4:1 at 2 na ang wika po niya doon sa mga talata, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. So ang pagiging tapat ay isang kahilingan sa pagiging katiwala. It is the requirements to become faithful or to become a steward of God. So ito po isang kahilingan para sa isang pagiging katiwala, ang magtapat. Sinabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, na gagantimpalaan ng Panginoon ang katiwala sa pagiging tapat. Yan ho ay mababasa natin sa ating key text kanina sa Mateo 20, 25, 21 at 23. Ang wika dito, mga kapatid, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Nasabi po kanina ni Pastor Laudy na nabanggit sa Biblia ng maraming beses ang tungkol sa ating mga gantimpalang tatanggapin. Kung ano po ang mga ipinangako sa atin sa pamamagitan ni Kristo pagkatapos na ikalawang pagdating niya at ang ganap na pagtatapos ng paglihis dahil po sa kasalanan. Ano po ang ipinangako sa atin at anong mga katiyakan ng mayroon tayo na makukuha ang ipinangako sa atin ng Diyos? May pakinabang po ba ang sundin ang kanyang mga utos? O mahalaga pa ba kung aling panig tayo nakasalig sa malaking tunggalian? Pastor Ray, ang iyong hinihintay, 3 points sa ating lesson? Yeah. The 3 points of our lesson is mga gantimpala sa pagtatapat. Una, the reward of eternal life. Mga gantimpala ng pagtatapat. Number 2, the reward of eternal home. Oh. At number 3, the reward of earthly provisions. Number 1, the reward of earthly life. Sa ating lesson, ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Sinabi po sa Hebreo na ang Diyos ay ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga nagsisikap na hanapin siya. Mababasa natin yan sa Hebreo 11:16. Pakibasa nga natin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugda ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat na sumampalatayang may Diyos, at siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. At doon naman sa talinghaga na ibinigay ng ating Panginoon sa Mateo 25, na ang mga talento na binabanggit ni Jesus ay tungkol sa gantimpala na kanyang ibibigay sa mga babalik na may interes mula sa mga resources na kanilang tinanggap sa ating Diyos Ama. So dito ho'y binabanggit sa Mateo 25:21 na yung pong iniintay ng Panginoon yung mga tao na binigyan ng tungkulin o ng pangangasiwa na sila po ay bibigyan ng gantimpala pagkatapos nito. Sinabi po doon na sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So ang Panginoon sa kanyang pagbabalik ay mayroon po siyang dalang pangakong gantimpala. Yan po ay nababanggit sa Apokalipsis 22:12. Na ang Panginoon ay may dalang gantimpala. Basahin niya natin, Pastor Laudy. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Anong ibig sabihin nito, Pastor Ray? Maka ito'y nalilito ang mga kapatid. Nangangahulugan ba ito na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng gawa. Ating gawa. Mga gawa? Okay? Maging sa pagiging tapat na ating katiwala, ay tayo ba ay bibigyan ng kaligtasan? Eh, syempre po hindi. Ang
pagkalooban ng gantimpala dahil sa katapatan ay hindi katulad po ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. So ang kalooban po ng ang pagkalooban po tayo ng gantimpala dahil sa katapatan ay hindi po katulad ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Tandaan po natin yan. Lahat po ay maliligtas o naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yan po yung dinidiscuss kanina ni Pastor Laudy na napakayaman po sa kahulugan ng Grego na ang sino mang mga nanampalataya sa ating Panginoon as siyang biyaya ng Diyos ay siyang maliligtas. Ang kaligtasan po ay regalo mula sa Diyos at maaaring matanggap sa pamamagitan po lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Ngunit pagkatapos na tayo po ay maligtas, ito na ho ang issue eh. Pagkatapos nating maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon, okay? Ay ang banal na espiritu ay gumagawa sa atin na tayo po ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yan po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Epeso 2:8-10 na inihanda sa atin ng Diyos nang una pa na siya naman dapat nating lakaran. Basahin nga natin yan. Ang talatang iyan, Epeso 2:8-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kaniyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So tayo po dito ay binibigyan ng maliwanag na sagot na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit tayo po'y gagantimpalaan ayon sa ating mga gawa. Yun po yung sinasabi kanina sa Apokalipsis 22:12, sa Roma 2:6 ay sinasabi po na tayo po ay gagantimpalaan ayon sa ating mga gawa. Ang mabubuting gawa po ay katibayan ng panloob na gawain ng Banal na Espiritu sa atin. Ang mga gantimpala ay ang mga pagsasakatuparan lamang ng ginawa ng Diyos para sa atin. Tatanggap po tayo ng gantimpala dahil una sa lahat ay ang Diyos po natin ay tapat. Bago pa tayo natutong magtapat, tapat na ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng maligtas sa ating pagtatapat dahil ang Diyos lang ang tapat. At dahil tayo nanampalataya sa Diyos na ating tagapagligtas, sinasabi po sa atin dito na ang Diyos na tapat ay marunong magligtas. Kaya sinabi po sa John 3:16 na sinasabi doon na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din po ang diwa na sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma 6:23 na ang bahagi po natin ay ang simpleng maniwala sa Kanya, manatili sa mga merito ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay sundin ang Kanyang mga salita. So si Jesus ay nagbigay ng katiyakan na kung tayo ay magtatapat hanggang sa kamatayan ayon sa biyayang nagligtas sa atin, ibibigay po niya ang gantimpalang putong ng buhay ayon po sa Apokalipsis 2:10. Makibasa nga yung talatang iyon, ang pangako ng Panginoon. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Amen. So, dito ho'y binibigay sa atin ng Panginoon na ang gantimpala niya sa atin ay ang korona ng buhay. So, maliwanag po sa ating unang punto na gagantimpalaan tayo ng Panginoon ang buhay na walang hanggan dahil sa ating pananalig at pananampalataya lamang kay Jesus na nakikita sa ating mga tapat na paggawa dahil tayo ay mayroong relasyon sa ating tagapagligtas. Ang ikalawa po dito ay the reward of eternal home, ang gantimpala ng walang hanggan na tahanan. Yan ho ay
sa larawan ng New Jerusalem. Sinabi po sa patutuo ng sumulat ng Hebreo, ng aklat ng Hebreo, na si Abraham ay nakita na may pananampalataya ang pangakong tahanan ng Diyos sa mga tapat. Basahin nga natin yung maigsing talatang iyon ng Hebreo 11, ang talata po ay Gis. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtatayo at gumawa ay ang Diyos. Na, wow, ang ganda ho. Ang Diyos ang gumawa ng tahanan na nakikita ni Abraham na may pananampalataya. At ito rin po mga kapatid ang nakita sa pangitain ni Apostol San Juan sa Apokalipsis 21. Ito nga po yung tinatawag nating Bagong Jerusalem. Isang tanawin na kung saan ito po ay puno ng kagandahan na walang kaparis at walang kapintasan. Isang lugar na ipinangakong gantimpala ng Panginoon sa mga tapat niyang mga anak at mga tapat niyang mga katiwala. Na doon po ay isang kagalakan na makita natin ang mukha mismo ng ating Panginoon na may-ari ng langit at ng lupa na lumikha ng lahat at nagligtas po sa ating lahat. Sa mga susunod sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga kautusan at sa kanyang tipan ay ipinangako po niya sa Exodus 19, ang kapitulo po ay 19, ang talata po ay 5, ay ang ganitong mga pangako para sa mga susunod at tutupad sa tipan ng Panginoon. Ang sabi po dito, mga kapatid, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. So tayo daw po ay magiging espesyal na mga anak ng Diyos na tayo po ay tatawagin ng ating Panginoon na kanyang mga anak at kanyang sariling bayan. So ang pagtukoy po sa huling gantimpala ay sinabi po ni Jesus nang maliwanag sa John 14:3 na ang sabi po doon, ako ay muling paririto at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay naroon din kayo. So ang pagtukoy po ng ating Panginoon sa huling gantimpala ay kanyang ibibigay sa kanyang muling pagparito. Sa araw na ito po ay papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Ang sabi po sa Apokalipsis 21 verse 4. Okay? Hindi na po magkakaroon ng kamatayan o kalungkutan pa man o ng pagtangis pa man. Hindi na magkakaroon pa ng kirot sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas niya. Yan po ang sinasabi niya sa Apokalipsis 21:4. Sinabi ng Panginoon na siya ay darating na mabilis. Sinabi ni Jesus, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawain. Yun ang karugtong na talata sa talatang 12. So ang pagpapahalaga po natin sa bagay na ito'y katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang pagpapahalaga niya na inilagay sa gantimpala para sa katapatan ay nagpapanatili sa kanya na maging gising tungkol sa pagdurusa ni Kristo. Sinulat niya mula sa kulungan ang Pilipos sa Kapitulo 3, 13 at 14, pakibasa nga, na ang kanyang pagsusumikap, na kanyang maranasan ang pagtitiis ni Kristo dahil sa gantimpala. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. So ang katiyakan po ng pangakong gantimpala ay makakamtan dahil ang nangako ay tapat. Tapat. Ang sabi po sa Apokalipsis 19:11 na siya ay tapat at totoo. Alam mo, Pastor Ray, ayon po sa karanasan ni Josue. Napatunayan niya na ang Panginoon na nangako ay hindi naglikat o walang mga pangako niya ang nabigo. Basahin nga natin yan ang Josue 21:45. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad.
lahat ay nangyari. Amen. So ganyan mangako ang Panginoon. Ang sabi niya ay siya'y babalik na ang dala niya ay gantimpala. Mm. Ang sabi doon kanina sa Apokalipsis 2:10 na ang gantimpalang ito ay putong o korona ng buhay. Buhay. Yun ay mangyayari sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang ikatlo po ay the reward of earthly provisions. Ang gantimpala ng paglalaan sa lupa. Mm-hmm. Alam mo, Pastor Ray, mababasa natin sa Biblia ng maraming beses din na hindi pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na sila ay magiging mayaman ng lubha sa mga bagay ng sanlibutan ito. Mm-hmm. Ano? Sa katunayan po, sinabi niya na ang lahat ng nabubuhay ng maka-Diyos na buhay ay dadanas ng pag-uusig. Paghihirap. Opo. So, ang sinasabi po ng Panginoon dito ay kinakailangan na tayo po'y tumingin ng higit na kayamanan na nasa langit. Mm-hmm. Sapagkat ang mga kayamanan, sabi mo nga Pastor Laudy kangina, sa lupang ito ay mabilis na lumilipas. Kaya nga ang ating tiwala ay dapat na nauukol lamang sa ating Diyos. Marahil marami po sa atin ay nawala ng lakas ng loob na mabuhay na tapat. Maaaring nagtatanong ang ilan po sa atin, bakit minsan tila ang masasama pa ay ginagantimpalaan ng gantimpala ng kasaganaan, mm-hmm, habang ang mga matutuwid na tapat ay parang nagdurusa. Naghihirap. Parang nagtatanong tayo ng ganon. Kaya nga po ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na hindi po lahat ay gagantimpalaan sa buhay na ito. Mayroon talagang gagantimpalaan ng higit sa buhay na ito doon sa buhay na ipinangako ng Panginoon. Mm-hmm. Bago ang ikalawang pagparito ni Jesus, ang ilan ay aalipustahin at uusigin dahil sa kanilang pagtatapat sa Kanya. Ngunit ang sabi po doon, malaki ang kanilang gantimpala sa langit. Mateo 5:11-12. Ang iba po sa atin ay alang-alang sa Diyos ay tatanggapin ang pandarambong o yung plunder, no? Abusuhin sila sa kanilang mga ari-arian. O mamamatay pa nga yung iba bilang mga martir sa pagkaalam na mayroon silang mas mabuti pang matatag na pag-aari para sa kanila sa langit. Gusto kong ating basahin nga yung talatang iyon, Hebreo 10:34. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 34. Sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Palibhasa inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Ang ganda, mga kapatid. So, tinitiyak po sa atin dito na yung pong mga nagtatapat sa Panginoon ay tinitiis po itong mga pandarambong na ito sapagkat meron silang inaasahang higit na pagpapala o higit na gantimpala sa langit. So, ang tiyak na pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay magtatapat sa pananampalataya sa Kanya, ay sinabi po niya yung tiyak na pangako niya na gagawin niya sa atin sa Pilipos 4:19. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. At pupunuan ng aking Diyos ayon sa kanyang mga kayamanan kay Kristo Jesus. Mm. Yun ang ipinangako ng Panginoon. Mm. So, mula po sa pananaw ng Biblia, mga kapatid, ang kasaganaan ay ang pagkakaroon ng iyong kinakailangan sa panahong kailangan mo ito. Ang isip kasi ng iba, pagka sinabing sagana ay yung maraming ari-arian, lupain, yung pong pananaw ng Biblia sa salitang kasaganaan ay sa panahong kailangan mo, mayroong kang nakukuha. Oh, wow. Hindi nauubos, sagana. Yun ang pinangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin at pupunuan ang ating mga pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo na ating pong Panginoon. Ang kasaganaan ay maging mapagpasalamat sa mga bagay na nasa iyo sa Panginoon na magtiwala ka sa Kanya sa lahat ng bagay. So ito po ang tatlong ating punto, Pastor Ray, the reward of eternal life and the reward of eternal home, the New Jerusalem, and the reward for earthly provisions. God will provide all our needs if we will be faithful to Him as His steward. Wow, napakaganda, kaibigan.
naintindihan natin na ang gantimpala ay ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Naghihintay na yan para sa atin. Nga lang tayo ay dapat maging matapat na kanyang matatagpuan pagdating niya dito sa balat ng lupa. At iuwi tayo sa langit na bayan. Ayan ang mga gusto kong tatlong bagay, Pastor Jerry, na walang hanggang buhay na ibibigay sa atin. Walang hanggang tahanan, siyempre. May tahanan tayo. At yung reward ng paglalaan ng mga kailangan natin sa lupa. Amen. Yan ay matatamasan ng bawat sa atin kung tayo'y maliligtas sa langit na bayan. At ang kaligtasan pala ay hindi sa ating mga gawa. Kundi, ligtas na tayo, kaya tayo'y may kapangyarihan na gumagawa ng mga mabubuting bagay sa kadahilan ng mahal natin ng Panginoong Diyos at tayo'y umaasa na may mga gantimpalang pagkatapos niya na ibibigay niya sa atin. Hindi dahilan sa mga ginagawa natin, kaya tayo'y gantimpalaan ng Panginoong Diyos. Dahil ang gantimpalang kaligtasan ay hindi dahilan sa mga ginawa natin, kundi dahilan sa ginawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Ayan, na iniligtas tayo sa mga pagkalugmok ng kasalanan at tinulutulungan tayo upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na iyan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya patuloy na tayo gumagawa ng mabuti sapagkat mayroon tayong kapangyarihang gumawa ng mabuti sapagkat iniisip na tayo ligtas na sa mga makabundong bagay at inaasahan na lang natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya napaganda ito, Pastor Jerry. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:23 ng pagkakaiba ng dalawang salita na kabayaran at saka yung isa ay gift. Gift. Okay, ang sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Akalain mo, babayaran ka, seswelduhan ka ng paglilingkod mo sa kasalanan, papatayin ka niya. At yung ipatay yung ambungan noon ay kamatayan niya. Pero ang Diyos, pag nagbigay ng gantimpala, yung sinasabi nating karisma, yung angina, positive, ay kay Jesus, dahil kay Jesus, ay bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. So kasama po sa ipinapangako sa atin ng Panginoon ng maliwanag ay sa Roma 6:23 na yung tinatawag nating putong ng buhay dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Hindi rin maiiwasan na dahil sa gantimpala ng buhay na walang hanggan, ay talagang patitikimin din tayo ng Diyos na makapasok sa napakagandang tahanan na inihahanda niya sa atin. Yun yung sinasabi kanina doon sa John chapter 14:1-4 na ang Panginoon ay pupunta sa kanyang Ama upang ipaghanda tayo ng dakong tatahanan natin. At kung maipaghanda na tayo, ipinangako niya sa kanyang pangako na muli siyang babalik. Yun yung sinasabi sa Apokalipsis 21 kanina na ako'y nagmamadali at nasa aking kamay ang gantimpala ayon sa inyong mga gawa. So tatandaan natin na tayo'y maliligtas dahil sa biyaya, pero tayo ay susukatin sa ating mga gawa. Ang ibig sabihin nito, Pastor Jerry, in place yung pagpapahalaga ng Diyos kung ano ang mga gawa natin. Kasi meron akong natunghayan na isang pangyayari na hindi siya pumapayag. Mahalaga yung gawa, sabi niya, para sa kaligtasan natin yan. Maganda mo lang po yung gawa. Kaya lang po dapat ilagay natin po sa lugar. At saan lugar natin inilalagay ang ating mga gawa? Pagdating sa kaugnayan sa kaligtasan. Kaya napakainam ng ating pag-aaral ngayon, dapat maintindihan ito ng lubusan ng ating mga kapatid, na napakahalaga ng gawa sa buhay ng tao, kaya lang, alam natin kung saan natin inilalagay. Ito ba'y para tayo maligtas? O ginagawa natin ito sapagkat ito'y bunga ng ating pagkaligtas? At sa mga gawa natin, tayo'y ginagantimpalaan ng ating mahal na Diyos. Gusto ko yung punto na yun, Pastor Laudy, Pastor Ray. Gusto kong makita natin siguro doon sa punto ng pagtatapat. Sa punto ng pagtatapat ay para ma-appreciate natin na parang yun din ay isang kaligtasan na sinasabi sa prinsipyo na tayo ay nagtatapat hindi para maligtas. Ang katiwala ay nagtatapat hindi para maligtas, kundi siya ay nakaranas ng kaligtasan na yung kaligtasan ay inaakay siya sa pagtatapat
sa Diyos na tinanggap niyang tapat na nagligtas sa maganda, kanya. Maganda. Oh. So yun pong pagtatapat ay bunga, resulta ng ating tinanggap na pagtatapat ng Diyos sa atin. Na tayo'y iniligtas sa kabila ng tayo'y maraming pagkukulang at kasalanan. Yung bago pa narating ng tao na magtapat siya sa Diyos, tapat muna ang Diyos sa kanya. Hindi ka makapagtatapat ng hiwalay ka sa Diyos. Oh, yun ang ibig sabihin. Oh. Okay. So yung sinasabi sa John chapter 15, no? Sa John chapter 15, na sinasabi niya, ako ang sanga, kayo ang ako ang puno, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So hindi kayo makapagtatapat nang hindi tayo nakadugtong sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa bahagi naman ng bunga, ay kapag ka talagang hindi ka naman nakadugtong sa puno, hindi po pwedeng magbunga. Yung sustansya dapat ng puno, sinihigop dapat yun ng sanga. At yung sustansya na yun, nakikita po sa mga bunga niya. At yung bunga na yun ay bunga nun na isa'y katapatan. Sabi ng Galatians kapitulo 5:22. 23, no? Bunga ng Espiritu. Ito ay katapatan. At hindi siya makapagbubunga talaga kung hindi siya nakakabit doon sa puno. Sa puno ng katapatan. Puno katapatan. Kaya ang bawat isa sa atin, kahit nakagawa man tayo ng mabubuting bagay, ang mabubuting bagay na itong ginawa natin ay hindi para sa atin. Yeah. Hindi ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. Para sa atin. No? Yun yung sustansya. Credit pa rin sa Panginoon Diyos. Tama. Lahat ng ginawa nating mabubuti. Yeah. Pero kung i-credit natin yung mga mabubuting bagay, legalismo tayo. Apo. Apo. Parang sinasabi mo, ay kailangan ako maligtas kasi sumunod ako sa 10 utos. Ay hindi ganun. Kundi naligtas tayo dahilan sa ating pananampalataya at sa biyaya ng Panginoong Jesus. At pamamagitan ng pananampalataya. Pamamagitan ng ating pananampalataya. Pero kailangan pa rin nating ipakita ang ating mga gawa sa pamamagitan ng bunga ng pananampalataya upang maitaas ang ating Panginoong Jesus. Amen. Makita nila sa atin ang kagandahang gawa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na binago tayo. Mm-hmm. Kaya napakaganda. Ito yung mga last words natin, Pastor Jerry at yes. Pastor Laudy. Gusto ko na lang akayin ang mga kapatid na wagunin yung pababayaan na matatapos ang quarterly lesson na ito, Pastor Ray, Pastor Laudy. Mm-hmm. Yung Friday lesson ay inyo pong basahin, mga kapatid. Yun pong pangarap sa pagiging katiwala ng mga iglesia ng Seventh-day Adventist sa buong mundo. Gusto ko po na yun ay inyong tunghayan. Yun po ang yugto ng lahat ng nangyayari. Yun na po ang lundo, mga kapatid. Yun ang lundo. Yun na po ang nagsasabi, yung statement na yan sa Friday lessons. Yan ho ang nagsasabi ng naranasan natin sa buong quarter ng ating training, seminar marahil, Amen. O ng ating pakikinig, pag-aaral ng Sabbath School lesson. So mga kapatid, habang naghahanda po tayo para sa pagbabalik ng ating Panginoon, pag-aralan po natin ang Biblia araw-araw. Mm-hmm. At matuto po tungkol sa mga gantimpala ng katapatan. Akin din pong dalangin na tayong lahat ay mapuno ng Espiritu Santo. Mm-hmm. At sana po sa pamamahala ng pera at mga kayamanan ng Diyos na nasa ating mga kamay, magawa po sana nating mailagay ang ating naisahuli at ang Diyos sa una, put God first. Amen. So, Pastor, meron ka pang huling itong huling leksyon po natin, mga kapatid, ang siyang pinakakabang-abangan ng mga tao sa balat ng lupa. Mm-hmm. Tayo din bilang mga mananampalataya. Pagkatapos lahat ng ating mga hirap, mga pasakit, mga gawain sa mundong ito, ay hahanapin natin at titignan natin kung anong mga gantimpala ang ating pong magiging tatanggapin natin mula sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat, bagamat alam po natin na meron tayong gantimpala, panatilihin po natin ang ating pagtatapat sa Diyos. At sa magitan po ng ating mga dalangin, hilingin natin sa Panginoon na tayo'y pakitunguhan ng Banal na Espiritu sa tuwi-tuwi na at matuto po tayong sumunod sa mga kalooban ng ating mahal na Diyos. Kaibigan, mayroong kasabihan na make your life as perfect as possible, you'll pass over the way but once, and precious the opportunities granted you. Kaibigan, masumpungan nawa ng ating Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin na tapat
na naglilingkod at namamahala sa kanyang mga kayamanan dito sa lupa. Bago tayo magtapos ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, tapat, dakila, sa inyong mga pangako, hindi po kayo nabibigo. Tinuruan nyo ang bawat isa sa amin na sa buong lesson quarterly na ito ay humakbang na isang mabuti ninyong tagapamahala bago dumating ang aming Panginoong Hesus.
Kami po nawa ay masumpungan na mga tapat ninyo at mabubuting mga tagapamahala ng iyong mga pag-aari dito sa lupa. Yes, tulungan niyo po kaming tanggihan ang aming sarili at mabuhay kaming ayon sa inyong mga kalooban. Tulungan niyo po kaming mapamahalaan ang mga financial, mga material resources na ibinigay niyo sa amin para isulong ang iyong gawain dito sa lupa. Maraming mga tao ang aming maihatid sa inyo, masabihan sila ng mga pangako ninyo at mabubuting mga gantimpala na inyong inihahanda para sa mga tapat. Mahal na Diyos, pagpalain ang aming buhay ngayon at sa darating na mga araw at hari nawa ang aming buong sambahayan. Kaming lahat ay masumpungan na mga tapat ninyong katiwala hanggang sa pagbabalik ng aming pong Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Marami pong salamat. Sinamahan niyo kami sa buong panahon ng pag-aaral ng leksyon na ito dito sa oras ng pag-aaral. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ibigan, ako'y patuloy na nag-aanyaya sa iyo na patuloy kang susubaybay sa ating programang oras ng pag-aaral sapagkat patuloy na mapapatibay ang inyong pananampalataya at naglilingkod sa ating Diyos habang naghihintay sa manat ng Kanyang pagdating. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.